Ang mga tao ay may mga likas na talento na magagamit natin para kumita ng salapi at umangat sa buhay. Paniniwala sa sarili, determinasyon at tiyaga ang ating kailangan upang anihin ang lahat ng ating pinaghirapan, lalo na sa larangan ng musika na sadyang may malaking kompetensya. Pero paano ang isang sikat na rapper sa Mexico ay piniling talikuran ang kanyang mahal na kultura at isang tabi ang biyayang talento para ipagpalit sa masalimuot at magulong mundo ng mga kartel? Ano nga ba ang nagtulak sa kanya para sumali sa mga kartel? At anong krimen ang kanyang nagawa na talaga namang hindi magpapatahimik sa kanyang konsensya? Sa videong ito ay tutunghayan natin ang isang YouTuber na rapper na binabayaran ng mga kartel para tunawin ang mga bangkay na itinutumba nila. Paano nila nalaman ang gawain niyang ito? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Likas sa ating mga tao ang may kagustuhan makaahon sa kahirapan, lalo na kung pinagpala tayo ng talento na maaari nating magamit upang makamit ang ating mga pangarap. Lahat ay ating gagawin upang malagpasan ang mga tunay na hamon ng buhay, lalo na kung salat tayo sa kabuhayan. Walang mahirap na trabaho sa taong matiyaga, sabi nga nila. At isang buhay na patunay dito ay si Christian Palma Gutierrez. Si Christian ay nagmula sa Mexico, isang bansa na matatagpuan sa North America, kung saan talamak ang kahirapan sa buhay. Marami ang nabubuhay dito nang hindi alam kung may pagkain ba sila sa maghapon o wala, dahil umabot na sa halos 44% ng populasyon nito ang lubog sa kahirapan. Kaya naman ang mga lansangan dito ay parang isang gubat na puno ng mababangis na hayop, dahil halos lahat ng tao dito ay gagawin ng lahat para lamang mairaos ang naghihikaos nilang buhay. At isa na rito si Christian. Pero hindi gaya ng iba, ay iba ang pamamaraan ni Christian, dahil lumalabas siya ng patas gamit ang kanyang talento sa pag-asang maisasalba niya ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Sa kabutihang palad ay binigyan siya ng talento sa pagrarap, kaya naman minabuti niyang hasain ang talentong ito upang kanyang mapakinabangan. Sa kanyang murang edad, mula nung siya ay teenager pa lamang, ay sinimulan niya ng pasikatin ang kanyang pangalan sa larangan ng musikang rap, kung saan nagkaroon din siya ng stage name na QBA. Wala din siyang sinaing na oras para makapagsulat ng mga lyrics, at iginapang niya ang gastusin para lamang ma-record ang kanyang makanta upang maisa publiko ito at marinig ng mga tao. At dulot ng kanyang pagsusumikap ay unti-unti niya nakamit ang matamis na bunga neto na magsimula na siyang kumita sa YouTube. Di nagtagal ay nagkaroon siya ng 125,000 subscribers sa YouTube, at gumawa din siya ng dalawang Facebook page na may pinagsamang 140,000 followers. Ang kanyang makanta ay umiikot tungkol sa mga gangs at violence na nangyayari sa kanilang lugar. Madalas din siya makita nagdadrive ng mga motor at sasakyan sa kanyang mga music videos. Ngunit hindi may kakailan ng karamihan na may talento siya sa paglarap at meron siyang kakaibang karisma sa mga tao. Kaya naman, patuloy pa din ang paglaki ng community ng kanyang mga tagahanga. At dahil dito, ay inani na niya ang bunga ng kanyang pagsusumikap, dahil kumikita na siya ng halos 10,000 hanggang 20,000 pesos kada buwan mula sa kanyang mga social media platforms. Pero ang halagang ito ay hindi pa rin sapat para sa kanya, lalo na nadagdagan na kanyang binubuhay. Pagtungtong kasi ni Christian sa edad na 24 years old, ay nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Kasama ang kanyang asawa, ay kinailangan niya pang kumita na mas malaki para maitaguyod ang kanilang isang anak. At dahil dito, biglang magbabago ang mundo ni Christian, dahil pinili niya ng pasukin ang madilim na mundo ng mga cartel sa Mexico. Ang mga Mexican cartel ang responsable sa pagpapasok ng ipinagbabawal na sa Amerika. Halos 70% ng supply sa Amerika ay nanggagaling sa Mexico, kaya naman naging sobrang yaman at makapangyarihan ang mga leader dito. Kilalang notorious ang mga grupong ito dahil wala itong pinipiling tao
mapasibilian, pulis o politiko man ay kanilang itutumba para lamang maprotektahan ang kanilang negosyo. Lalo na noong 2015, kung saan napabalitang ang mga kartel pa mismo ang matapang na lumulusob sa mga security officers at public officials. Kaya naman na pagpasok dito ay para na rin pagpapakamatay dahil paniguradong hindi ka na makakalabas ng buhay sa mga grupong ito. At ito ang panibagong mundo na babago sa buhay ni Christian para lamang kumita ng ekstrang pera. Dahil nilapitan si Christian na isang lalaking nagngangalang El Cochi, kung saan inalok siyang magtrabaho nito sa isang talyer bilang mekaniko. Tinanggap naman nito ni Christian kung saan kumikita siya ng ekstrang 18,000 hanggang 20,000 pesos kada buwan. Pero sinabihan din siya ni El Cochi na kakailanganin niya pang magtrabaho para sa kanila ukol sa iba pang mga bagay na related sa mga kartel. At ang trabahong ito ang magbubukas ng pinto kay Christian papasok sa bayolente at magulong mundo ng mga Mexican cartel. Hindi nagtagal ay lalo naging mas agresibo ang mga lyrics na kanya mga kanta. Naging mas bayolente din ang kanya mga music videos kung saan minsan siya nagpakita na isang lalaking nakagapos at duguan sa kanyang video. Pero hindi lamang pala ito gawa-gawa ni Christian dahil ang mga pangyaring ito ay sumasalamin na ngayon tungkol sa mga nagagawa niyang krimen sa kanyang totoong buhay. Isang araw ay may tatlong estudyante ang gumagawa ng school film project sa isang lugar sa Mexico. Maya-maya pa ay may dumating na mga nagpanggap na mga pulis. At isa-isa silang hinuli at sinakay sa isang van. Dinala sila sa isang tagong warehouse at dito nila napagtanto na hindi pala pulis ang taong humuli sa kanila, kundi ang kartel na kinabibilangan ni Christian. Sa kasamaang palad, ang lugar pala kung saan nagsushoot ang mga estudyante ay kilalang teritoryo ng kalabang gang ng mga kartel at napagkamalan nilang miyembro at kalaban ang tatlong estudyante. Dahil dito ay binugbog sila ng mga kartel hanggang sa mawala ng buhay ang isa sa mga estudyante. At para wala na matirang saksi sa krimen ay sinunod na rin nilang itumba ang dalawang estudyante. Madaling araw na noong oras na yon. Dakong alas 3 ng umaga ay nakatanggap ng tawag si Christian mula sa isang miyembro ng kartel at inutusan siya nitong pumunta sa talyer para gumawa ng Mexican soup. At dito na papasok sa eksena ng krimen si Christian dahil sa mga oras na yon ay alam niyang kakaibang soup ang kanyang gagawin. Kaya naman nagpaalam siya sa kanyang asawa at sinabing may emergency sa talyer at pagkatapos nun ay nagmadali na siyang umalis upang makipagkita sa kanyang makasamahan. Pagdating sa talyer ay inabutan niya ang mga naglalakihang water tank, sulfuric acid at ang mga katawan ng tatlong walang buhay na estudyante. Inutusan siya ng kartel na tunawi ng mga katawang ito upang wala na makitang ebidensya ang mga pulis. At kapalit ang halagang 9,000 pesos ay isinagawa niya ang trabahong ito. Pagkaalis ng mga kartel ay isa-isa niya nang hinulog ang mga bangkay sa water tank na puno ng sulfuric acid. Mabilis na umusok ang mga katawan nito kasabay ang mabahong amoy, isang palatandaan na tinutunaw na ang mga katawan nito. Binantayan nito ni Christian upang masiguradong malinis ang trabaho. Paminsan-minsan ay inahalo niya rin ang laman ng water tank para masiguradong sabay-sabay ang pagkakatunaw ng mga ito. Pero sadyang matagal ang proseso na ito, kaya naman umuwi muna siya at binalikan niya ito pagkatapos ng dalawang araw. At sa kanyang pagbabalik ay tuluyan na nga natunaw ang katawan ng mga biktima. At pagkatapos nun ay itinapon na niya ang likido at nilinis ang crime scene upang masiguradong walang bakas ng krimen kung sakali mang magkaroon ng imbestigasyon. Sa kabila nito, dahil sa pagkawala ng tatlong estudyante ay nagkaroon ng malaking usapin sa Mexico. Halos 30,000 na tao na kasi ang nawawala sa bansang ito at lahat ng ito ay isinisisi sa mga kartel. At dahil nadagdagan pa ito ng tatlong inosenteng estudyante ay lalo naggalit ang publiko kung kaya't nagkaroon ng kabi-kabilang rally at protesta ang mga tao. Pati na rin ang university na kinabibilangan ng tatlong biktima. Laking gulat naman ni Christian nang mapanood ang balita ukol dito. Lalo na nang makita niya ang pagmumukha ng tatlong estudyanteng nawawala. At dito niya lamang napagtanto na ito pala ang mga katawang kanyang tinunaw gamit ang sulfuric acid
At hindi nagtagal, ilang araw lamang matapos ang krimen, ay pumunta siya sa police station. Dahil nababagabag na din siya ng kanyang konsensya para sa krimen na kanya nagawa. Dito niya inamin ang totoong nangyari sa tatlong nawawalang estudyante. Nagulat ang buong Mexico sa revelasyon na ito. Dahil dito ay mabilis na umusad ang kaso at imbisigasyon. Sinampahan siya ng kasong aggravated kidnapping pero nagugas ng kamay si Christian dahil hindi naman talaga siya sangkot sa kaso at nautusan lamang siyang i-dispose ang mga patay na katawan. Dahil dito ay hindi na siya sinampahan ng kaso sa insidenteng ito at nakipagtulungan na lamang siya sa kinaukulan upang mahuli ang limang suspect na totoong sangkot sa pagkidnap at pagpaslang sa mga biktima. Ngunit hindi pa rin matatakasan ni Christian ang kulungan dahil na kanyang sumisigaw na konsensya. Dahil sa pagkakahuli na ito, ay umamin na din siya sa mga krimen na dati niya pang nagawa. Kung saan sinabi niyang meron na din siyang mga napatay na tao habang siya ay nagtatrabaho sa mga kartel. Sa paglipas ng imbisigasyon, ay nasentensya pati si Christian na makulong sa loob ng bilangguan. Pero dito pa lamang mag-umpisa ang tunay na peligro ng kanyang buhay. Maaari kasi siyang ipapatay ng kartel kahit nasa loob na siya ng kulungan, lalo na't itinuturing na siyang taksil ng mga ito. At dahil dito ay hindi naman nagdalawang isip ang mga otoridad na bigyan siya ng proteksyon sa loob ng bilangguan upang masigurado ang kanyang kaligtasan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa din na umusad ang kaso at patuloy pa din ang pakipagtulungan ng Christian upang mahuli ang mga miyembro ng kartel. Marami ang nagtataka kung bakit niya nagawa ang mga bagay na yun, lalo na ang kapalit nito ay maliit na halaga lamang kumpara sa buhay na nawala. Marami rin ang nanghihinayang sa kanyang rap career, lalo na't hinahangaan siya na karamihan sa kanyang talento. At meron pa sana siyang dadaluhan na isang music festival, kung saan unang beses sana siyang makakapag-perform ng live sa harap na kanyang mga fans. Ngunit ang lahat ng ito ay nawala sa kamay ni Christian na parang bula. Dahil pinili niyang pasukin ang pintuan ng karahasan na maaaring hindi niya talaga matanggihan dala ng takot para sa kanyang buhay.